about tattoo? Guys, what's your name, guys? Comment down below. Blessed day mga kabanding. Ngayon po, magluluto tayo ulit. Ang lulutuin ko po sa inyo ngayon ay ang butter garlic shrimp. So, simple lang po itong lutuin. Tsaka hindi po masyadong maraming ingredients. Ang ating pong ingredients, syempre, kailangan natin ng shrimp o hipon. Malaking hipon po ito. Pero mukha po siya luto. Para po doon sa mga nasa Pilipinas na manonood. Hindi pa po ito luto. Ganito po talaga yung itsura ng hipon dito. Yung sugpo. Ayan. Pero malalaki po siya. Ano po ito? 1 kilo. 1 kilo shrimp. Tapos po, syempre, kailangan natin ng butter. Dahil butter garlic shrimp to. 250 grams po na butter o burro. Sa Italiano po, burro. Ayan, nakalagay burro. Tapos po, garlic. Maraming garlic. Bali, ito po, dalawang ganito po to. Dalawang ulo ng bawang. Ayan po, nabalatan ko na. Isang medium size na sibuyas. 1 tablespoon na asin. Ano pala to? Sugar. Dahil po, ang gagamitin natin ketchup ay tomato ketchup. Bali, substitute ko po siya kasi wala po akong yung banana ketchup. Kaya po, ito po yung substitute ko, tomato ketchup. Lalagyan ko na lang po siya ng 1 tablespoon na sugar para medyo manamis-namis po siya. Tapos, asin. Oregano. Black pepper. Tsaka po, syempre, garlic powder. Tsaka, olive oil. Yung olive oil po natin, lalagay po natin to sa, gagamitin po natin to sa paggisa. Sa paggisa, para hindi po masunog yung ating butter. Tsaka konting asin. Yung sauce ko po, simple lang. Hindi na natin gagawin masyadong komplikado yung sauce. Ang gagawin ko pong sauce ngayon ay yung butter lang, tsaka ito po yung homemade ko na pinakurat o yung spice vinegar. Lalagyan lang po rin natin siya ng konting garlic. Okay mga kabanding, start na tayo magluto. Ang una po natin gagawin ay ihiwain natin itong bawang. Pero hindi na po ako gagamit ng kutsilyo. Gagamit po ako ng food processor. Itong food processor na to. Lagay lang natin siya dito. Nalaglag mo isa. Dahil po medyo marami naman ito. Kaya gagamit na tayo ng food processor. Makuha natin talaga yung garlic. Makuha natin yung lasa ng bawang. Bali po ito yung minced garlic. Po natin ilalagay lahat po sa pagigisa. Medyo mag-set aside po tayo ng konti para po sa ating sauce o yung sausawan. Babalawan ko lang po sa sabi. Dahil po noong nakaraan, namiyak ako sa sibuyas, kaya hindi ko muna siya gagawin ko ng kutsilyo. Babalatan ko lang siya at lalagay ko na siya dyan. Lalagay ko rin siya sa food processor para pare-parehas po yung laki niya sa bawang.
Iwa ko lang po siya ng apat. Ibigay ko na siya dyan. Mali. Lalagay ko muna pala. Mali. Ingat lang po tayo sa paggamit ng prod pass so baka makuwente tayo. Konti pa. Na po yung ating minced onion. So, pagkatapos po natin gamitin, tanggalan. Ayan, kapayak na naman po. Gusto ko kung ginagamit yung white onion kaysa dun sa red. Kasi yung red onion, nakikita po kasi sa ano. Kung white onion, hindi siya masyado nakikita sa niluluto natin. Kaya medyo mas gusto ko yung white onion. Kaiyak na naman. Ah, ito nga po pala yung ano, parsley. For garnish po itong for garnish. Parsley o, yung tawag po dito sa Italiano, prezzemolo. For garnish na po ito. Walang tayo ng konti. Mince lang ko na ulit kagamit ako ng kutsilyo. Parsley, sa Tagalog po yata tawag dito is kinchay. Ayan mga kabanting, na-prepare na natin lahat ng ating ingredients para sa ating butter garlic shrimp. Start na tayong magluto. Tara! Ayan mga kabanting, mainit na yung ating kawali. Hindi muna natin gagamitin yung ating malaking kawali. Ito muna dahil tingin ko kasya na naman na dito. Lagyan lang natin ng konting olive oil para hindi masunog yung ating butter. Spread lang natin. Linit na yan. Sunod na po natin yung ating butter. Kaya po isang ganito yung lalagay ko. Dahil kukuha rin po tayo dito para sa ating sauce. Thank you.
Medium heat lang po. Hey, mga kabanding, ito lang na lahat yung ating butter o yung buro. Susunod na natin yung garlic. Oh, lumutan ko mag-set aside. Kaya tayong konti. Inaalam po natin yung apoy para hindi masunog yung ating garlic o yung bawang. Season natin ng konting salt dahil kukuha po tayo dito ng konting konti para sa ating sauce o sausawan. Luluin lang natin para hindi masunog, mga kabanding. Kaya po sinisong ko ng salt kasi po yung butter na yun, unsalted yun. Unsalted butter. Mga kabanding, brown na yung ating bawang. Kukuha lang tayo ng konti para sa ating sauce. Yan. Yan, yan. Natin yung ating bawang. Ay, sibuyas pala. Isin natin yung ating sibuyas. Transparent na po yung ating sibuyas. Pwede na natin ilagay yung ating shrimp o hipon. Pwede na natin. Yan. Tumoy pa. Okay.
mga banding season natin ng konting sarado pa. Konting garlic powder ulit. Paminta, black pepper. Ito yung ating oregano. Ang patanggalan po ng lansa ito ng konti. Simmer lang natin mga kabanding mga 5 minutes o 3 to 5 minutes lang na simmer. Dahil po madaling maluto yung hipon. Hindi natin gusto ma-overcook dahil minsan kumukunat yung hipon. Ibaliktarin lang natin. Mga kabanding. Pwede na natin ilagay yung ating ketchup. Bahala na po kayo kung gaano karami yung gusto mo ilagay ng ketchup. Pusunod natin yung ating sugar. 1 tablespoon of sugar. Sugar nga ba itong nalang? Sugar nga. Pwede rin po tayong gumamit ng tomato paste. Wala tayong ketchup. Mga kabanding, malapit na maluto. Reduce lang natin ng konti yung sauce. Palaputin lang po natin ng konti. Ready to serve na po ito. Mga kabanding, na-reduce na yung ano niya. Malapot na. Ready na to. Garlic lang natin siya mga kabanding ng parsley. Bango. Tapos para sa atin namang isang sauce, kung may gusto, nag-set aside lang po ako ng konting bawang. Yung ginawa ko pong pinakurat o yung spiced vinegar. Ano po itong suka na ito, mga kabanding? Yung sukang ubas. Yung suka po ito na ubas. O yung... ang dito? Bino aceto. Aceto bino. Ilagyan natin. Ang sili. Simple lang, hindi na natin pahirapan pa yung sarili natin gumano. Lagyan lang natin ng konting paminta. Ang
konting asin. Okay na. Ready na. Yan mga kabanding, ito na yung ating buttered garlic shrimp. 2 pong sauce, 1 butter garlic with butter na ginisa, tsaka 1 suka na may garlic at chili. Subscribe, hit the notification bell. Thanks for watching. Bye! Bye.